marami ang napabilib kay Sunshine Dizon dahil sa kanyang galing sa pag-arte sa loob ng 4 na dekada niya sa showbiz. Pero sa likod pala ng kanyang mga ngiti, may lungkot at takot palang nagkukubli. Ngayon, mas marami pa ang mapapahanga sa aktres dahil sa kanyang tapang sa pakikipaglaban sa mental illness. Alamin natin ang tunay na kwento ni Momshi Osang sa Tunay na Buhay. The star for movie actress of the year goes to Miss Sunshine Dizon! Yeah. Oh my goodness! Kamakailan lamang ay tinanghal na Movie Actress of the Year si Sunshine Dizon mula sa 38th PMTC Star Awards for Movies. And thank you, Lord, for using PMTC as an instrument to still remind me that I am still needed. Patunay ng kanyang galing sa pag-arte na nahinang mula nang magsimula sa industriya ng showbiz noong 3 taong gulang pa lamang. At ngayon, sa edad na 40, tampok si Sunshine sa pinakabagong noontime teleseryeng Pira-Pirasong Paraiso. Ang karakter ni Sunshine na si Osang, isang survivor. May iliindamang karamdaman. Itong baklag to, ine-eme-eme ako. Sabi pa namang gagawing 3 times a week yung dialysis ko. Tigasing ina sa tahanan. Kung pagod ka na, pwede ka nang lumayas. Sa totoong buhay, mapagmahal na ina si Sunshine sa kanyang 2 anak na sina Doreen, 12 years old, at Anton, 11. Nakarelate ka ba dahil nanay ka rin? Was that part of it? Yes, always. Parang tough love din si Osang. Oh, ayan. Utang yan ah. Bayaran mo ako pag may pera ka na. Ikaw rin ba, tough love? Yes and no. Explain. Yes, because there are times that I really have to, you know, discipline and let them understand what life is about. Nung maliliit sila, akala nila libre ang tubig, libre ang kuryente. Pero yung other side naman is sobrang spoiler ako. Happy Valentine's, Mama. Kailangan ko rin explain sa kanila na kailangan natin magpasalamat sa mga helpers natin dito sa bahay. Thank you, Ate Dak, Ate Jo. Ano, the party pooper. Kasi pag wala si Mama, nagtatrabaho, nandyan sila para umalalay sa inyo. Ang pakikitungo sa kapwa ay leksyong na ituro ng inang si Dorothy Consancio. Parating inuulit-ulit ng mama namin, huwag kang nangliliit ng tao kasi baka yung kausap mo ngayon, bukas mas mataas sa'yo. Parating niyang sinasabi noon na walang permanente sa buhay, lahat ng meron ka ay hiram lang. Maagang naituro kay Sunshine ang leksyong ito. 5 taong gulang lamang siya nang tumulak pa Amerika ang kanyang amang si Isagani Bengson Dizon para magtrabaho. Sa murang edad, hindi pa niya lubos na nauunawaan noon na nasa estado na pala ng paghihiwalay ang kanyang mga magulang. My life with my father was never that perfect. But I always knew in my heart that my papa loved me. I know, and he was always proud of me. He was the type of father that would ask, "Are you still okay? Are you happy? Just let me know if pagod ka na, dito ka." Whenever I visit, ano kain na tayo? Anong paborito mo? Yung mga simpleng bagay na nagulat na lang ako one time. Pareho pala kami kumain ng pandesal. Iinitin niya yung pandesal, tapos talagay na niyang cheese. Titiratin niya yun. Say, "Papa, why do you do that?" Para mas madaling kuyain. And pareho kami ng excuse. Emosyonal na ibinahagi ni Sunshine ang mga natuklasan patungkol sa ama nang pumanaw ito nito lamang Marso. We all realized nung time na wait nung week that, you know, Dad was never selfish. Yung oras niya para sa mga kaibigan, sa pamilya, sa lahat. And he made sure to share it with everyone. He really lived the full life. Sana ako din, pagdating ng panahon, di ba?
hindi ka man perpekto, pero marami kang taong natulungan, may natutunan sa buhay mo, at napasaya mo sila in your own way. Sana. Ma'am, she good morning! Naku, ang saya-saya ko! Thank you! Masayahin at malambing si Sunshine. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng mga ngiti, mayroong natatagong lungkot. After the pandemic, I started showing symptoms na physical symptoms. My hands would shake, I would be very nervous, and sometimes I can't breathe, like para akong na-choke. Na-diagnose si Sunshine na mayroong post-traumatic stress disorder, major panic disorder, at social anxiety disorder. Surprisingly, sa tagal ko sa showbiz, nagkaroon din ako ng social anxiety. Like, I'm comfortable with people that, you know, like, kunyari in this kind of setting, kilala naman kita, Miss B. Pero pag marami na pong masyadong tao na hindi ko kilala at nakukuyog ako, parati po akong nagkakaroon ng panic attack. And I also have to, like, be aware of where the exit is. And thank you to my driver and security who's always there for me. Kailangan nakikita ko siya parate kasi alam niya yung symptoms ko. Talagang hahawakan ako nun. Ilalabas niya ako. Kasi alam niya na pag yung breathing ko nag-iiba, alam niya yun. Ibig sabihin nun, nagpa-panic attack ako. Matapang na pag-amin ni Sunshine, sumailalim siya sa therapy at medication. Sabi ko, tama na yung taboos. I don't want to be just another number. And I hope parents now will be open to it. Maraming bagay na hindi lang nakakaya ng usap lang. May mga bagay po na kailangan na rin talaga kung kailangan maggamot. Like me. Hindi rin itinago ni Sunshine sa kanyang mga anak ang kanyang pinagdaanan. So that they know, just in case na meron silang mga bagay na hindi naiintindihan sa buhay at bakit sila nagkakaganon, hindi sila mahihiyang magsabi sa akin na makailangan ko ng tulong. Kasi yun ang pinaka masakit siguro bilang magulang is yung mismong anak mo hindi kayang humingi ng tulong sa'yo at hihingi pa ng tulong sa ibang tao. At naniniwala si Sunshine na malaking tulong ang kanyang pagiging proactive parent para mas maunawaan ang mga anak. Lagi niyang pinakikinggan ang saloobin ng mga bata. Very hands-on din siyang ina. Yun lang day-to-day na, how are you, anak? Don't be scared to tell me anything. If there's anything wrong, I am here. I will never judge you. I will love you. And you can talk to mama anytime. If you need someone, if you need a doctor, we can go. Ganyan ka sa anak mo? Yes, ganun po ako ka-straightforward sa anak ko. And kasi I know how it feels na eh. I know how it feels to be judged na parang, arte lang yan. I'm sorry. Oh, may ganun. Yeah, may ganun. Oh, it's from my daughter. Hi, Mom. I could never ask for a more loving and kind mom from Doreen. Oh. Bilang isang artista, nauunawaan ni Sunshine na para sa marami, ang buhay niya ay bukas na libro. Pero pagdating sa kanyang mga anak, pinoprotektahan niya ang kanilang pribadong buhay. I always try to draw the line. Pag anak ko na yung kinalaban mo, sasagot at sasagot ako. Kasi anak ko yun. Paano kong malagay sa sitwasyon yung anak ko na kailangan nilang magsalita at ipagtanggol ang sarili nila pero wala silang lakas ng loob para magsalita? So, tinrain ko yung mga anak ko na pwedeng ipaglaban kung ano ang tama as long as magsasalita lang tayo ng maayos. Pwedeng sumagot, wag lang bastos. Sus, ang daming drama. Sa haba ng karera, iba-ibang mga karakter na ang nagampanan ni Sunshine. Pero isang papel ang pinakamahalaga para sa multi-awarded actress. Ang kanyang pagiging matatag at isang butihing ina sa tunay na buhay.
sabi ko nga, you know, it's funny when people ask me na parang, how can you be so strong? You know, my answer was so simple, because I had to survive. Because I am a mother and I have two beautiful kids.